Wop! Andito tayo para magsaya. Dahil dyan, simulan natin ito ng prayer from Tyronia. Lord, thank you po sa lahat ng blessings. Andito po kami, magkakasama po kami ngayon. May bonding na naman po kami as family. At lahat po kami ngayon ay healthy. Lord, singit ko lang po, gabayan niyo po kami ni Ate Ika bukas kasi may pasok na po kami. At sa pagpunta ni Ate Kiana sa US, sana po maging safe po siya, palagi niyo po siya bantayan. Kasi alam mo naman po si Ate Kiana medyo makulit po siya. Gabayan mo din po si Ate Paye at ang buong Toro family na maging okay sa pag-alis ni Ate Kiana. At ngayon naman po ay kainan na po. Kaya, i-bless you din po ang food namin. Again, thank you Lord sa lahat ng blessing at ang mga pagkain. Amen. Yan guys, napakagandang gabi nito para sa isang at napakasarap na pagkain. Palakpakan natin guys kung palakpakan tayo. Gusto ko lang i-acknowledge po ang ating jowa ng magdidispedida na nasasarapan sa pagkain ngayon. Palakpakan natin si Maye guys. Yeah. Grabe, mag-aasi kasi sa event na to. Grabe. Ngayon pa lang, it was a very successful event. Grabe, palakpakan natin guys. Sobrang successful event. No, sabi doon, no? So happy together. Pinakamatigas na natin yung buko pa doon guys kasi as of now, buko pa lang po siya. Okay? Sabi yung panda na yung panda! Bakit na parang buko panda eh? Tapings daw yung pandan. Oh. Ang dahilan kung bakit na dito. Bakit na dito dahilan? Magdidespedida. Kasi paalis na lang bansa si Kiana, di ba? Pero kahit paalis na siya, dapat yung memory na may iwan sa kanya, masaya. Tsaka introduction niya. Oh. Dapat introduction siya. I-introduce mo yung nangyari nung isang araw. Sige. Alam ako pa ako na. Tama na naman, nalilinig ako sa tito ko! Sinabi kong pakawalan niyo ako, pakawalan niyo ako. Kasi napitawan siya dun eh. Uy! Tama niyo! Pitawan niyo ako! Pitawan niyo ako! Sige, tama ko lang ako! Ay! Uy! 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 Tama na! Wilson niya to! Okay, alam ko, babae bumalaki pa eh. Halika dito, papi! Halika dito, papi! Bakit nananakit yan? Gagano'n yung sipay! Wala pa, wala pa! Wait lang! Wala pa ako sinipa! Kaya sila eh! Ay, sakay ka na! Ay, sakay ko! Pitawan niyo ako! Bote mo pala, nagbago-bago ng bote. Ah, kasi ako na yung ginagawa. Pero hindi bago na talaga. Ang gagawin lang natin nilalagding mo lang. Hindi, wala pang bouncer yun. Wala pa. Nakalun yun. Pahe, talika dito. Pinipindot ka. Inagaw sa akin yung bote ng daily. Iinom ako. Baby! Baby, mahal! Tapos pinato niya. Bira to. Gumanong kay ate. Laki! Tapos yung mga gangster sa baba, Mike, Kuya D, halika. Pagkabaw sa ulo ni ate, tinamaan kayo, ang gagawin na mag-aangas lang kayo. Okay, ate, Thank you.
At ngayon naman, mag-message tayong lahat kay Kiana. Kiana, mag-ingat ka sa pag-alis mo at sana mas maayos ka doon. Iba na yung mundo mo doon. Trabaho na yung focus mo. Maraming salamat sa mga panahon na ginugol mo sa Toro family, sa pag-aalaga mo sa Toro family, especially kay ate, lalo pagka wala mag-drive sa kanya. At salamat sa pagmamahal kay Pahe, kahit ganyan siya. Mag-ingat ka doon. I love you. Ate Yanis, mag-ingat ka po sa US at sana po yung journey mo doon ay maging mas okay. Thank you po sa pagmamahal sa pamilyang doon. Uy, Pahe, mahal ito po! Sa pamilya po. Ah, okay. Pahe, oh, Pahe, oh. Masalang nag-drive sa'yo, oh. Ay, gago! Ay! Ito para sa... Tsara kay Ate Pipe. I love you po. Love you daw. Love you daw po yun. Baby, listen to me. Ang pinakatahimik at hindi mapangasar na member ng Tor Family. Hindi, sasabihin ko lang kay Kiana, mag-ingat ka doon. Sundin mo yung papa mo, kung sino man yung mana doon na nag-care sa'yo. Kaya kanila pinapunta doon kasi mayroon silang plano sa'yo. Saka salamat din yung time na hindi pa kayo ni Paye. Nung close kayo ni Happy, nalaro mo siya pag gura si Kuya Odi noon. Saka pinabanta yan. Ingat ka ha? Umiyak! Kasi nung sila na wala na noon, hindi na si Happy. Umiyak siya, umiyak. Hello! Skema mo na ikaw! Skema mo na ikaw! Kasi masaya ako pag nandito ka eh. Nasisira nila yung mami. Oh, my niece! So, kita makasama kasi ikaw yung isa sa mga happy feel ko. Talaga ba, Te? Isa sa ulo mo, Te! Oo, isa ka din sa mga sakit sa ulo ko. Pero ikaw ulit yung isa sa mga rason bakit ako humahalakak ng sobra kapag magkakasama tayong lahat. So, masakit sa akin pero ganun talaga. Minsan, kailangan mo talaga ng pain para mag-grow ka. Alam ko, masasaktan ka na, aalis ka. Okay. Pero ayun, para sa ikakagrow mo to. And sana, yung pag-grow niyong dalawa, lagi papalapit pa rin sa isa't isa kahit magkalayo kayo, huwag pa away. Kasi gusto mong mag-work out yung relationship ninyo kahit ang labo. Ang labo, parang ayaw kong umasa, pero yun talaga yung wish ko. Maging okay ka, personally, at saka yung relationship niyo ng kapatid ko. Ayan. I love you, Kiana. Ako naman, siguro, ano lang? Kiana! Pagino! Pag-ingat ka sa USA. Ano kasunod ng USA? USB! Kaya ka nilang imuha sa Amerika kasi meron silang plano para sa'yo. Alam mo kung ano? Aeroplano! De, kidding aside, minahal ka ng family na to kasi
isa ka sa... mga happy meal. Tama rin si Papi. Isa ka rin sa happy meal ng Toro Family. At salamat din kasi kahit nagkaroon ng matinding problema about kay tito mo, si Kuya Odi, eh nag-stick ka sa family. Ikaw din yung sumalo ng ibang dapat pang gawin ni Kuya Odi para kay Ate Marie. Yung mga bagay na trabahong panlalaki na gawa mo siya para kay Ate, napapasalamat kami dun. Kasi kahit babae ka pa rin, nagawa mo yung mga trabaho na yun. Kahit pupunta ka ng USA, laging mong tatanda na pagbalik mo dito, kami nandun. Lagi mong tatandaan na meron kang Toro Family na babalikan. Mahal na mahal kita, kaya na lagi mo lang tatandaan. Love you. Love you, Tol. Ate Ella, mag-ingat ka po sa US. Lagi mo na lang po kami i-chat na huwag mo na lang po kami kalimutan. At thank you din po kasi kahit may kasalanan si Ate Pei, paminsan ikaw nagpapagaan ng sitwasyon. Tatawa ka na lang bigla, tapos magiging happy na kami, lalo na din po si Mami. Sorry din po kahit paminsan nagsasalit po ako. At pagdating mo po sa US, sana piliin mo po yung tama. Huwag ka po magpasaway doon. Kasi pasaway ka, tika na, nakakita ko lang yung video. Sana, hindi ko naman po ito din yung jinx kahit pag nag-break kayo ni Ate Bey, sana... pag nag-break kayo ni Ate Bey, sana part ka pa rin po ng family. Sana huwag niyo pa rin po kami kalimutan. Yun na, Ate Kiana, binabi. Dang. Hindi na ako magagalit sa nangyaring nakaraan kasi naniniwala naman ako na ganyan talaga eh, pag nakainom, di ba? Hindi na ako mapadol sa lasing kasi meron din ako maglasing. Pero tulad yan ang sabi nila, ingat mo ang sarili mo, lalo na ibang lokal yun. Hanggang sa huling despedida mo, nakita mo naman, nagpapagalit ako. Kung ano yung iiwan mong mami, honey, yun din yung babalikan mo. Magtatama ng mali, magtuturo ka agad-agad. Minsan, kailangan kayong pagsabihin ora-orada. At tulad nito, minsan kailangan din kayong pakawalan para matuto kayo mag-isa. Mahal na mahal ka ng family mo. And tama rin si Vince, hindi namin inisip na ay hindi yan si Kiana, parte ng Toro Family lang kasi naging sila ni Paye. Bago pa man din magpaye, meron ng ikaw, meron ng tayo-tayo. Kung merong man na ginawa yung ex ko na iniwanan sa akin si birthday, yun yung pinakatama ng ginawa. Kami naman, sobrang blessed namin. Kasi sa lahat ng kataratuhan ni Odi, ikaw ang blessing na binigay niya sa amin. Ano man ang mangyari sa inyo ni Paye, ipilit mo pa din. Ipilit mo makapag-aral. Ipilit mo na maging maayos ang buhay mo. Kasi kami lagi lang kami forever grateful. Kasi minahal mo lang kami. Napakadali kay Kiana mahalin kami. At hindi ko maintindihan kung bakit napakadali sa kanya na magkaroon siya ng relationship sa bawat isa. May negative, may positive. Ang daling mag-welcome sa'yo. Pinakagusto ko si Kiana, hindi niya ako iniiwasan. Kasi marami sa Toro Family ganito dito eh. Pag galit ako, hindi iwasan ako. Marami! Maraming ganon. Hindi lang si Mikay, marami. May ganon. Si Kiana hindi inaharap niya. Yun yung pinakagusto ko sa'yo. Kasi gusto mo, ako may kasalanan, ako punching bag. Gusto mo kasalamat sa pagmamahal mo kay Paye. Pero nababawal kasi ako. Mas gusto ko magpasalamat sa mga yakap mo kay Tayronia, sa mga yakap mo sa buong bawat Toro Family, at lalong-lalo na sa pagbawi mo na kahit hindi mo naman kasalanan kay Mama Marie ng bahay. So, lagi kang mag-iingat doon. Ayoko din umiyak kasi kakain ko lang baka magsama ako, kilala mo naman ako. Baka sa airport na talaga ako umiyak. Alam mo, masakit sa amin to, pero nandito lang kami. Okay? Palagi yun. I love you. It's okay. It's okay. Gusto ko lang naman na lagi mong gawin is magpakatatag ka doon. Alam ko mahirap sa'yo itong umalis dito, maiwan yung family mo, lalo yung nyay-nyay mo. Lagi ko sinasabi sa'yo, para rin sa'yo to. Gabi-gabi po ako umiyak sa kanya. Gabi-gabi po ako umiyak sa kanya. Tumitingin doon siya sa oras at alas 12 na, napapawasan na naman daw ng araw. Gagabi daw umiyak siya. Every night, actually, mag-ausap kami ni Paye, lagi niya sinasabi sa akin yun.
Sabi ko nga po sa kanya, magkasama po kami sa baba, ting-tingan ko, ba't 12 o'clock na, tapos naiiyak ako. Hindi, wala ko. Mami, sabi ko po, next time na titingin akong 12 o'clock, excited na ako kasi uuwi na po siya ulit. Yun alam po yung nilook forward ko. Kung hindi man tayo mag-work, I'm grateful pa rin ako na pinush kita na gawin to para sa future mo and para makasama mo yung family mo. Pero sana naman huwag. Kasi mahal kita. Ayun lang. I love you, Hal. Nag-iingat ka po palagi. Sige na yung mic, huwag nila lang. Kinner! Laro, iwan mo, ha? Yana. Ate. Wala na akong kaaway. Yung parang sinayag na. Tapos sabi niya sa atin. Ae! Itay na! Salamat sa mga araw na hinahayaan mo akong awayin niya. Wala akong kaaway. Salamat sa mga panahon na kinomfort mo ko, pinili mo ko kaysa sa tito mo. Salamat kasi naging tapat ka sa akin. Do, napakahirap sa parte mo kasi tito mo siya. Salamat sa pagmamahal mo sa pamilya to, lalo na sa akin. Salamat sa lahat ng mga araw na may mga bash tayo sa ibang tao. Yun mag-miss ko. Sa lahat ng pagsama mo sa akin, through ups and downs, hindi ko makakalimutan. Na number one kang umiiyak o naaapektuhan pagdating sa sitwasyon ko. Sorry. Hindi ko makakalimutan yung mga araw na walang kakwenta-kwenta lang yung pinag-uusapan natin kasi gusto mo mag-spend ng time sa akin. Tama si Tony, si Mami Oni sa sinabi niya. Isa yun sa mga bagay na ipinasasalamat ko at hindi ko pagsisisihan. Kasi kung hindi ko nakilala yung tito mo, wala akong sigang kiyana na nakilala sa buhay ko. Mahal na mahal ko ngayon ang papo mo, tsaka nila ate. Basta mahal na mahal kita ay mag-iingat ka doon. Alam kong nasa mabuti kang kamay kasi kasama mo tatay mo. I love you, kiyana. Pag-imiss ka namin, Tito Erwin mo. At siyempre, ang aalis ng Pilipinas, Kiana Fernandez. Ano ang message mo? Ayan, nakalive tayo. Magay ka sa papa mo. Ayan, sa Amerika. BFC. Iyak lang ako, mami. Sige, iyak lang sa mic. Easy, mama. Thank you, Ate Magay, kasi alam ko nung una, di talaga tayo magkasundo eh. Pero, pilit mo pa din pinakinggan yung sinasabi nila na hindi mo naman kailangan magselos sa akin, hindi mo naman kailangan magalit sa akin kasi wala naman ako ibang masamang intention. Maraming salamat kasi naging ate ka rin sa akin kahit papaano. Kahit nagiging nakabusangot, alam mo yan. Ayun, thank you so much ate, I love you po. And kaya yeah, ate Ika, thank you so much din kasi thank you so much kasi bago kami gumimik, pinigyan ko ako ng napkin. And then, joke na. Thank you din sa mga happy memories. Dadaling ko rin yan sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Pati yung napkin na pinigyan. Kay Tyrone, thank you so much. Nagkaroon ako ng ano eh, ng instant kapatid. Na lagi akong kinakamusta, kahit ako pa yung mas nakakatanda sa kanya. Hindi, mami. Sobrang kasing nababagaan yung loob ko. Sa tuwing magkikita kami, lagi nila ako yayakapin. Siyempre, pag sinapakamagalan niya. Mahal dito, pero niya. Nakaka-$6,000 ka. And kay Chong na alam kong si Chong, kaya naiyak agad ako kay Chong kasi alam kong I love yan sa akin si Chong. Kasi nung nakaraan lang naglabas lang ako sa mga ng loob ko ay dito means about kay Chong na ano ko ba sinabi ko sa'yo? Sabi niya, parang ang sabi niya,
sabi ni Kiani, parang lagi daw galit sa kanya si Harvey. Tapos yung mga biro, parang minsan parang totoo na gusto niya mag-approach, pero natatakot siya. Tapos napipikon na rin siya kay Chong every time na napipikon din si Pai. Kasi, tapos pag pinalagan doon na ng biro si Chong, napipikon din naman daw si Chong. Nalaman mo dati sa Chong, pag-ilipat, naging okay tayo nun. So, manalog ko. So, ito lang, inopen ko na baka, hindi ko kasi alam kung bakit. Yung ano na si Pai siya yung lagi tinatawag kayo. Di ba nagkakabahan yun tayo nun? Sinasama kita lagi. Doon kung ano lang si Pai, yun. Yun lang yung sa akin, kaya masyado din lahat na ano. Kasi inaano lang ako yung Pai nun. Para lang clear, hindi ko na-explain ni Harvey. Explain ka sa akin ni Harvey. Ang point niya kasi, si Pai din yung nagtatanggal kay Kiana sa family. Dito kahalan, alinin mo ako, mag-iinarte siya. Siyempre, si Kiana, bilang partner niya si Pai, ayaw niyang maramdaman ni Pai yung feeling. So, dahil siya tulad si Pai. Ako nag-try na ako, tinry ko talaga at naging okay. Nung ginukuha na lang niya, no, Pai yung lagi yung tension. Kasi ayaw ko lang din naman nang aalis ako masama loob sa akin. At least, inopen ko na. Parang hindi na magdang ko kasi hindi mo tagal kita hindi na andyan. Anak, tuloy ako sa'yo. Love you. Sige, anak. Love you. Pinuha niya kapit Joseph. Isang taon lang ako pahigit sa kasama ko naman. Pinuha niya kapit Joseph. Nahihiga kasi siya. Mas walang doon sa tayo naman. Huwag yung mayang kapit Joseph. Kaya ate, alam kong lagi kang stress din sa akin. Lalo na kay Pai. And minsan, ako rin yung dahilan kung bakit sumasakit yung ulo mo. Pasensya na dun, ate. Alam kong matututunan ko pa yun. Thank you din kasi, ate, ikaw din yung isang naging pakuan na ate, ganto ganyan, ate, ganto ganyan. Noong mga una, alam mo yan. Sa'yo ako naglalabas ng sama ng loob, naglalabas ng kung ano-ano, chismisan nating dalawa, wala yung mga kwenta, pero saya lang natin. Di ba? Ayun, maraming salamat ate sa pagiging ate din sa akin. And kay Pai, pag alis ko, sana mas maging maayos ka pa. Yun ang number one ko, sana hindi ka na rin sumuhay sa kanila, pero alam ko sa sarili ko, susuhay at susuhay ka pa din. Pero, lagi mo pong mas gawing better yung sarili mo. Kasi nga, since sinasabi nila, di ba, distracted ka sa akin, which is totoo naman. Kaya this time, pag-alis ko, sana ayusin mo yung sarili mo, patunayan mo yung sarili mo sa kanila, para hindi rin maging ganun yung tingin nila sa akin. Ano pinakayos mo sa kanya? Yung pag-aalaga niya sa akin. Hindi nga kasi yung pagkain. Hindi mo na kaya ganun, mag-grand-grand sa akin. Alam mo naman yun, lagi ko sinasabi sa'yo na no matter what, nandito lang din ako sa'yo. Di mo man ako makaramdaman ng physical, pero makikita mo naman ako sa cellphone. Yun lang, I love you po. And alam mo yun, mamimiss kita. To Tito Vince, thank you po kasi naging kuya ka sa akin, naging tito ka sa akin, kahit yung tito ko, sakit ko lang din na kasama. Ayun, nawala na ulit, di ba? And thank you din for guiding me. Naging tito ka talaga sa akin, naging kuya ka, na hindi ko rin naramdaman yun ever. Maraming salamat din to Miss Mahal na Mahal po kita. Kay Mama Marie, maraming salamat po Mama sa pagtanggap sa akin ng walang sawa. Lagi kang mabunganga sa akin. Oh, araw-araw yun. And kaya aalis na lang talaga. And okay lang yun, Mama, kasi maraming part din na ituturo mo sa akin yun. And yung mga happy memories natin, alam mo yun, hindi ko po siya hahayaan na makalimutan lang. Lahat yun, treasure ko. I love you po. To Mami Oni na walang sawa din akong minahal. At syempre, binubungaan din ako ni Mami Honey. Pero ang pagbubungaan nyo naman dalawa sa akin, Mama, Mami, para sa ikabubuti ko po. Mas hinahal pa nga ni buwangan niya siya kaysa dito mo eh. Lagi mo kong binibigyan ng effort kahit hindi naman dapat. Kasi hindi ko nakikita sa sarili ko, pero lagi mong pinaparamdam sa akin na deserve ko yun kahit hindi naman po. Ayan,
sorry. Thank you so much, mami. Mahal na mahal po. Let's give them a round of applause para natakot tayo. Siyempre, papasok ko na yung mga flower girl. Asa yung mga flower girl? Asa nga tayo eh, sa member tayo. Ay, sa member nga pala to. We are gathered here tonight to celebrate the union of love of Paye and Kiana para para tayo. Hindi naman ako na-inform na ikakasal pala ako. Sana man lang nakapag-gown ako. Pero syempre, itutuloy ko pa din. Dahil gusto ko ikasal kay Kiani. Mamaya, magpakasal pa to sa ibang lahi eh. Ay naku, mahirap na. Ang pag-iibigan ng dalawa na to ay hindi basta masusukat lang sa isang I love you. Yay. Kung hindi sa hininga. Sa kulubog. Paye, tinatanggap mo ba si Kiana bilang iyong kabya habang buhay? Kabya? Yes po. Ay, do naman. Ay, do! Paye, tinatanggap mo ba si Kiana bilang isang iyong kabya habang buhay? Ay, do po. Ay, do po. Hindi, father. Kiana, tinatanggap mo. Ay, do, father. Lama, lama. Saka yung father, judge ako. Judge. Your honor, do. Tinatanggap mo ba si Paye bilang isang iyong kabiyak? Ay, no, father. Ngayong mag-LDR na tayo, I promise na mauhalin pa rin kita kahit nasa magkabilang mundo tayo. Pagbalik ka, ikaw ba din yung uuwi ako sana? Yes. Ay, naman. Ikaw. Ngayong mag-LDR na tayo, pinapangako ko sa'yo na lagi pa rin ako mag-aantay. At may uuwian ka pa din at ako yun at itong pamilya to. And kung ako sa'yo, hindi rin ako titingin sa iba. Yeah. I love you. Sana. Nakaaray ko lugo. Ay, hindi mo natin. You may now kiss the bride. Yeah! Pero gano'n ka nila ako, ayan na, kami lumagalan. Ayan na. Bye! Nag-ready talaga ako ng sayaw para sa girlfriend ko. Para wag niyang kalimutan kung gaano kasarap yung iiwan niyang girlfriend. Lolokohin ka, lolokohin ka. Wala kang dapat patunayan. Ate, tatlo na anak mo. Hindi ka kasali sa usapan. Pang Gen Z lang to. Naiiyak ako habang nakikita ko silang sumasayaw. Kasi alam ko yun yung huling sayaw nila magkasama. Maraming beses na mararamdaman ni Paye na gusto niya yung yakap ng partner niya. Na-experience ko kasi siya before.